Guys, may binigay sa akin. Pero di ko alam kung tubig to. Medyo matamis eh. Tagong natin. Si Masen. Nagkariwa, nani? Let's go. Good morning, Tomodachi. Ngayon pupunta tayo sa Kawagoe or Little Edo kung tawagin. And maganda doon kasi parang yung mga itsura ng mga bahay doon is yung lumang bahay dito sa Tokyo. And now, kakain muna kami kasama ko sila mama at si papa. Niyaya muna kami kumain sa ramen shop bago kami pumunta doon. So tara, kain muna tayo. Hello, Tomodachi! Another day, another vlog na naman tayo. If this is your first time here, welcome and I hope you will enjoy this video. Marami sa inyo ang hindi pa nakasubscribe and I will greatly appreciate if you subscribe to help me grow my channel and show you more of my adventures. Thank you guys! After lunch, hinatid kami dito sa Narima Station para isang train na lang kami going to Kawagoe. Malapit lang ang Kawagoe sa bahay namin kaya tanghali na din kami umalis. First time namin magawi sa area na to since lagi kami sa mga busy areas most of the time, kaya excited din kaming makapunta dito and experience something new naman, di ba? More lakad, more fun!
And so guys, andito na kami sa Kawagoe Station. Nakababa na kami. And ang unang destination namin is yung Little Edo. Ito, usap mo si Freya, nag-research siya. Hi. So ayan, research nga muna kung saan pupunta dun sa Little Edo. So tara. So guys, ayan, 25 minute walk from Kawagoe Station East. Madali lang siya i-Google Maps. Pagkababa nyo dun sa may hagdan, isang diretso na lang yun. Ay, akin hindi ko like ko. Dito na ba? Guys. Akin hindi ko like. Lalakad kami guys, mga 25 minute walk from station to Little Edo. May option din mag-bus para less pagod, kaso mas gusto namin maglakad para din makita namin what this place has to offer. And madadaanan din kasi namin ng mga shrines dito na gusto namin bisitahin, kaya more lakad today. Mas marami din kayong pwedeng makita at madiscover pag naglakad kayo instead na mag-commute every time na may pupuntahan kayo dito sa Japan. But at the end of the day, option nyo pa din if you want to walk or if you want to commute. Just make the most out of your visit here, diba? So guys, ayun, napupunta kami sa Kitain Temple. So medyo malayo siya, nakain na nilakad namin, pero may tour guide kami ito. Ayan. Sila yung mga tour guide na mga expert, mga matatanda dito sa Japan. Mga mapunta so, sila kasi kanina pa natin sila kasabay. Sinusundan lang namin sila. Thank you mga nanay. Medyo mainit ang weather today, pero masarap maglakad ng ganitong panahon. Ang daming mga cute shops dito. May mga shop dedicated for cat lovers, kaya nakakatuwang magtingin-tingin din. Napaka-chill lang din dito at di masyadong crowded, kaya ang sarap maglakad. Buti talaga at sinundan namin sila at mas madali naming narating ang una naming destination, which is the Kitain Temple. This temple feature a former building of Edo Castle. Mamaya, ipapakita ko sa inyo. Itong bridge na to guys ay tinatawag na Dorobo Bashi Bridge or Thief's Bridge. Since yung legend nila dito ay may magnanakaw na tumawid dito para tumakas, pero na-capture din siya guys, and as per the story is na-convert siya into an honest man dahil na din sa mga monks ng temple na ito. That's some little story time na nakakatuwang malaman. This is Kitain Temple guys. Very traditional ang shrine na to at napaka-peaceful din. Kung mapapansin nyo, halos pare-parehas ang mga temple dito sa Japan. However, bawat temple din ay may rich history, kaya maganda pa din sila puntahan and learn about the story behind each temples. This one is called Jikeido, which is their front shrine. Natuwa din pala kami na magpunta dito since dito ang dambana ng 7 deities of good luck, and yung mother ko is may mga figurine siya ng deities na yun.
Punta naman tayo dito sa 500 Statues of Rakan. You need to pay 500 yen para makapasok if you want to take a closer look. Ayun, so guys, pahinga muna kami ni Freya. Ito. So, siguro suggestion ko lang na kung gusto niyo makakita ng mga temple dun sa hindi matataong lugar, pwede niyo explore itong Saitama at siguro other prefectures. Kasi may mga temples na sikat din siya pero hindi ganun puntahin ng mga tao. Unlike pag sa mga around Shinjuku or sa mga, ano pa ba mga lugar? Ikebukuro, mga gano'n. So, yung mga temples doon. Bueno, may mga temples doon na parang puntahin ng mga tao, so sobrang dami. So ito napaka-chill lang, 'di ba? Nakita niyo naman kanina, iikot namin. Ayun. So parang ano lang siya, parang mga matatanda lang yung mga kasabay namin dito. May ilang mga tourists pero bilang lang talaga, mga wala pa nga sa 10 siguro yung mga nanadaanan na yung mga tourists dito. So solid kasi, ayun, ma-explore mo. Makapag-chill ka. Of course, may mga upuan dito, may mga bench, makakaupo ka kasi hindi naman ganun kadami yung tao. Kung napapansin nyo, naka-t-shirt lang ako today kasi chinek ko yung weather bago kami umalis. And yun nga, medyo mainit ngayong araw na to. So, April 15. Ayan, Wednesday. Ay. Monday. April 15, Monday today. So, mainit. Kaya naka-t-shirt lang ako, si Freya. Nakaganyan lang. Sorry. Medyo nainitan daw siya pero hindi naman ganoon ka ano eh, hindi naman ganoon kainit eh. So for sure mamaya iinit ay lalamig na rin to mamaya mga hapon hanggang paggabi. Yeah, tanghali tapat. 2:33 guys, 2:33 ngayon. So pero hindi ganoon kadami talaga yung tao. So siguro suggestion ko sa inyo, punta kayo dito ng mga weekdays ganyan. Tapos ano, huwag bandang gabi. Ganda dito. Ganda no. So chill lang. Chill na. So, dami mga lumang bahay. Nagarating na. Yun. Hindi siya tulad sa, like, sa atin, di ba, sa Tobonere, medyo modern-modern na. Dito marami ako nakikita ng mga lumang bahay. Ang ganda. Parang nakikita ko lang sa palabas sa anime. Yun. Saka ang ganda dito kasi may malalaglag ng mga manliliit na sakura. Yeah, nakita nyo, kayo na nakita nyo naman siguro doon sa naklipan ko. So, may mga sakura na bumabagsak. Ang galing. May sakura sa mga, sa floor. Yun. So ano, siguro kung pag first time nyo dito, syempre, we recommend pa rin visiting yung mga top tourist spots. Yeah. Like yun nga siya, yung Shibuya, Ueno, Shinjuku. But siguro kung pabalik-balik na kayo like us, and this is our fourth time, siguro maganda na explore rin yung iba pang lugar. Kasi correct, there's more to Japan than those ano, mga tourist spots. Saka yung minsan yung maganda rin ganito na chill lang, hindi yung parang laging pupunta ka sa busiest city sa minsan ang haba na pinaan, daming tao. Yun nga. Hindi mo talaga ma-appreciate yung place. Tsaka ano, yun yung mga nakikita mo sa YouTube kadalasan. Mm-hmm. So pag nag-search kayo ng mga nakikita mo pa ulit-ulit. So at least dito, hindi mo makikita na meron to sa YouTube or meron na siguro ilan lang. Diba? Mm-hmm. Tsaka nakita ko kanina about ano to eh, yung parang 7 lucky gods. May history siguro to. So siguro search ko na lang siya later, no? Parang na-curious din ako eh. Ang ganda ng mga itsura nila eh. 7 Lucky Gods of Koedo. Saka sobrang lapit namin dito, guys. Parang sayang din ko din namin na-explore yung parang within the neighborhood lang. Lapit lang. Siguro ilang oras na biyahe natin? 30 minutes lang from Narimas. Yeah. 30 minutes from Narimas. So kami kasi ni Tobonerimas. So from Tobonerimas to Narimas, siguro mga 10 minutes lang yon. Tapos baba kami Narimas, punta kami dito Kawagoe. Kasi kaya malilit to kasi meron Kawagoe Shi. Pero mauuna yung Kawagoe Station. So Kawagoe Station kayo bababa. Tapos Google Maps yun na lang kung paano lakarin to. Siguro mga 20 minutes na lakaran. So medyo napagod din ako, kaya chill muna kami ngayon. Saka dito guys, maganda. Yeah. Parang this one of, for me, maganda siya. Kasi marami na rin naman kaming temple
or shrine na napuntahan. Mm. Ito yung isa sa maganda. Siya malawak siya. Kasi iba may mga, like yung sa neighborhood namin, may mga ganito rin pero maliliit. Ito medyo malawak. Mm, malawak. Ah, ito pala, oh, tingnan mo. Tourist information. Ayan, Little Edo, oh. Ayan siya. Saan tayo ba nalito? So nasa na tayo? You are here. Guys, nandito na kami ngayon sa Otemachi. Dito talaga yung destination namin kasi meron dito mga Edo period ng mga bahay. So, titingnan natin. Chopstick stores. Hindi ko siya yung chopstick? Oo. So guys, nandito na tayo sa Kawagoe, yung mismong street nila. And makikita nyo sa likod ko yung mga lumang bahay simula pa nung Edo period. At na pangalagaan nila ito simula nung after ng World War. So makikita nyo yung sa baba, naging store, tapos sa taas siguro mga bahay nila. Kaya check nyo sa likod ko. Worth it ang paglalakad namin. Napakagandang tignan ng mga traditional houses dito. Madami ding turista dito, unlike kanina sa mga dinaanan namin since tourist spot talaga siya. So tara at ilibot ko kayo.
may nakita din kami dito na shop that sells different food na matcha flavor. From tea to desserts like this cheesecake, meron dito. So if you want to experience traditional Japan, maganda na magpunta kayo dito. You can also wear kimono or yukata para mas ma-feel nyo ang atmosphere at vibe dito. We also saw some couples na nag-prenup shoot dito. So okay din talaga siya lalo na kung gusto nyong ipakita ang beauty ng Japan. Also, if you love anime, okay na destination to for you since may mga anime din na inspired ang location na ito. Meron din ditong Ghibli store and madami silang merchandise from their movies. They have a lot of small items na pwede pang souvenir or pang collections. Bumili kami ng 2 pair of socks as souvenir sa pagpunta namin dito. Dami mga dessert shops dito at mga souvenir shops kaya nakakatuwang magtingin-tingin din. This is one of the most beautiful and unique places na napuntahan namin ni Freya. Kaya we also encourage na puntahan nyo din ito if you're planning to visit Japan. So guys, nagtanong ako dun sa taong kabayo. Nililibot ka dito. So yung presyo nila, dalawa kami ni Freya, 10 minutes, 6,000 yen. Pag 30 minutes, dalawa kami, 9,000 yen. Pero pag 1 hour, 17,500 yen, dalawa kami. Mas mura siya ng konti pag ikaw lang mag-isa. Mas maganda maglakad kasi nakaka-burn ng fats. Tapos nakikita mo pa yung mga stores dahan-dahan. Pambili na lang natin ng pagkain yung 9,000 yung isang lapad na yun. Anong tatry mo? Try natin yung ano yung honeycomb self-serve na ice cream. 900 yun siya. Pero sikat kasi mo dito, so try natin. Ice cream and honey. Wishy. Tamis siya? Matamis pero sakto lang. Tamis yung honey. Guys, may binigay sa akin. Pero di ko alam kung tubig to medyo matamis eh. Sagong natin. Shimasen. Nagkari wa nani? Juice? Okay. No sugar. No sugar.
flavor, mixed cordon water. Oh. 1 to 5. Okay. Yuzu. Bread. Ice cream. Life jam. Hi. Arigato. Number one flavor. Arigato. Karoon din natin alam kung saan patungo ito. Baka mga chamba tayo sa train station ang layo kasi almost 30 minutes yung lakad. So bus tayo. Daming nakapili. Baka di papunta rin sila sa train station. So nakita niyo yung last na vid kanina. Nag-bus kami. Kasi pag nilakad namin simula doon hanggang din sa train station ng Kawagoe. Almost 30 minutes. Tapos nag-train kami. Parang 10 minutes lang yun. So yan. So pauwi na kami. Ito na. So there you have it guys, hope you enjoyed this vlog, please like and subscribe to see more of my future uploads. Mata ne!